Hey everyone, it's your boy Hash and welcome back to my channel. So for today's video, I will be eating nothing except street food. What about the street food? I think yung mga meant to be eaten sa street, for example, sa Philippines, fishball, isaw, kwek-kwek, ganon. When we arrived, mga siguro mga 2 a.m. when we were in the area, may konting street stalls nearby. So bukas pa sila noon. I don't know, 24 hours sila. I don't know if they open early and just, you know. It's still early morning. I'll see if I can find stalls na bukas ng umaga. Iba? Nagbubukas sila ng hapon daw. Usually evening ang street food. But kagabi, it's a weekday, 2 a.m. may bukas. So I think meron naman. Ang gagawin natin is we're saving the best area for last, ang myeongdong, where they have the lobster, the meat, at iba-iba pa. Basta yung myeongdong is the most famous Korea for that kind of street food. Kasi mahaba yung daan and ang daming stalls. I'm just not sure what time it opens. Oh. 1 minute away sa hotel ko. May mga stalls pa na nagbubukas. So there's a few options already. That's... I think may magbubukas pa dito. I think this whole area is for stalls. Pero I think it's too early, so sarado pa sila. Hindi pa nag-set up yung iba. Yung iba, ngayon pa lang mag-set up. Let's see kung anong meron. Okay, so siguro isang toast, that's about 80 pesos, I think. 1.5, yeah, I think it's about 80 pesos each. So, hi, can I get one mandu? And what is this one? Juice? Okay, I will have one. One mandu, one sike. That's dumplings and... Hindi ko naman ang klaseng dumpling, basta dumpling. So, itong in-order ko, whatever this is... Sabi niya drink, pero parang, hindi ba parang lugaw or something? Malalaman natin kung masarap. So, sa picture may sawsawan, pero sabi niya sa loob na daw yung sauce. Not sure ano yung laman. Sabi niya na sa loob na daw yung sauce. Pero parang hindi. I don't know, ha? It's actually pretty good. I'm not sure ano yung loob. Parang may noodle, spring onion. No idea. Okay. Hindi ko kung nakakain kayo ng dumpling sa mga Korean store. Yung ini-init, pero ito different. Mas fresh to. Hindi ata ito frozen. Okay, feeling ko masarap to. May nag-order kanina ng dalawa. Matamis, malamig. Pero I have no idea paano ko i-describe yung taste. Parang I haven't tasted anything similar to this na pwede mo i-compare. So it's traditional sweet Korean rice beverage. Kanin ngayon sa ilalim. So I think it's just like sugar and rice. I won't come, but masarap. Actually, medyo marami to for like 80 pesos. Parang kulang lang ng sausawan to, for me. Thank you. Hi, 3,000, okay. Kalo kanina parang rambutan to. Hindi ko maalala pangalan ito sa Tagalog, pero ang alam ko, kinakain namin ito lagi kasi this is mom's favorite. Mainit pa. Okay naman, parang mas malasa yung sa Philippines. Mga inuwi ni mom. Ang dami pala nito. Okay, little. Kasi blue is her favorite color, so I got her something small. Kasi last time sa Italy kami, bumili ako ng flowers sa kanya. She's very sentimental, so gusto niya iuwi. Pero medyo madaming flowers yon. Hindi niya nauwi lahat. So ito maliit, preserved, hindi mamatay. Nag-adorable ba? I think I'll come back later kasi I can hear music playing. Or hindi gumagana yung bell. Maka naliligo. Mamaya na. Medyo marami ng bit-bit ko sa labas, camera, and then mga binili ko. So, inuwi ko muna sa hotel to eat it. To still count kasi street food naman to. Nabili to sa street. Ito yung mga kinakain dapat sa street. Ayan pa. Pero parang hindi matamis. Parang kulang lang sila. It's nice but yung sa Philippines, parang mas matamis. That's the sweet red bean donut na may konting sugar. Gusto ko lang sana isa kasi sabi niya 4. 4 daw. How much is this? 140 pesos. 30-40 pesos each. Masarap. Parang donut. Hindi siya matamis yung bean nila. Pero may, since may asukal, medyo tumamis. Parang ang bigat nito sa chan. Kahit sa kamay, mabigat to. So naglalakad lang kami and may shortcut kasi dito and I saw may lugar dito for street food. Ta. So gusto ko ng tteokbokki. Hindi ko na po nakakain na kami dito ng fresh tteokbokki kasi yung mga sa cup lang nakakain po sa Philippines. So let's try.
Grabe yung tteokbokki nila dito, ang laki. Ang alam ko lang is this is rice cake. Masarap yung sauce, pero parang hindi ko type yung texture. Ay, patry yan. Spicy daw yung sauce nito. Ano siya? Wasabi? Oh? Tapos kala niya siguro anong sauce yan. So, dinamayhan mo. Ito pala yung cameraman ko for today. Camera woman tala. Masarap yung flavor. Parang makapal lang. Super kapal eh. Ano? Masarap? That's not standard. Hindi, masarap yung sauce. It feels too thick. So, hindi masyado kasali si Alexis sa vlog kasi one, hindi ko dala yung isang mic na iwan. And two, medyo mahinag siya niya sa street food kasi last time we were here, kumain kami sa ganito, malapit sa Iwa University, yung sa Goblin. So, we went there with family. And then, merong kainan na ganito. It was during winter, Christmas season yon. Yung sabaw, tinatabo. Late ko na nalaman, naka-second round na ako. So, later that day, nasira yung chan ko. Umiyak talaga ako kasi habang yung pamilya ko kumakain, ako na dun sa toilet. So, siya na lang. She'll eat a bit, especially kung masarap. Pero, mahina pala siya nito eh. Pero, kumakain to sa Philippines ng kwek-kwek, isaw. Eh, syempre, ikaw ba naman yung sabaw mo itatabo, tapos ilalagay sa ground? Hindi ba masasira yung chan mo? Sabagay, I just thought na, ba't yung family mo hindi sumo? Ako lang. Ikaw lang kumain? Ako lang nasira yung chan. I think I would like it more if it's half the size. But it's okay. Parang mas masarap order than mine. Eh, lagi naman ganun, di ba, pag ano pinipili mo. masarap na sa'yo. Kuha ka lang, ah. Busta na namin to, and then, sinex na tayo. Ang ganda niya. So, all of this is pretty much street food. Taste test. Masarap eh. Aftertaste na grapefruit. Medyo mapait. Pero mura. It's puro fruits, di ba? Nakita niyo puno ng fruits. Naglagay ng konting yellow and tubig. And it's only 170 pesos. Feels healthy. Tastes healthy. Kasi bitter. Actually, although masarap yung juice, gusto ko sana kainin. I don't know if may option. At nahiya ako magsabi na, no, I want to eat it. Kasi chinek yung menu. Puro juice. Quickly, may corn dog. I see corn dog. Simona kasi bibili sa mga Korean store na corn dog. Tapos, kumakain ako. Kumakain kami. Gusto ko yung corn dog tomato cheese. Ah, yan ang gusto ko. Wait lang, mahabang pila. Mabenta to eh. Diba ito yung dito sumakit chan mo? Yeah. Cheese, please. Yes, one. Ah, so minu-microwave nila. So it's 3.5. Parang 3.5. 150, 140 pesos. Thank you. I usually like the corn dog na walang ketchup or mustard, pero tinatanong ko pala siya kung like, is it good? So, naglagay na siya. Nasaan ketchup and mustard? Di pa ako umabot sa cheese. Parang hindi ko malaso yung cheese. Yung binibili kasi ni Mona, malaso yung cheese. I think para maging yung cheese mag-melt. Nakakain ka naman yung cheese, pero parang walang lasa. Thank you. Ah, somehow, ano na microwave, lumabas yung cheese. Yeah. Ba't ang bisa uminit? Sarap. Nalasa ko na yung cheese. Lumabas na. Kasi sa una, parang akotin yung mga cheese. Ngayon, dumami. So, ubusin ko na to, hati tayo. Okay. Sarap, no? Yung cheese masarap. Buti nakatingin yung babae sa akin kasi ready na ako magbigay ng honest review ko na it's okay, I had better. Kasi di ko malasa yung cheese. Parang ano lang, ketchup mustard. Tapos, kagat ako nakagat, di ba? And parang may hinahanap ako. Siguro napansin ng babae na may hinahanap ako. So, sabi ng babae siguro, baka cheese ang hanap niya. So, she put it in the microwave for 5-10 seconds lang. Tapos, biglang lumabas yung cheese. Ang daming cheese. Ang sarap. That's good. Titikim lang daw siya. After she tasted it, sabi niya, let's sit down. Sabi ko, gusto niya. She wants to enjoy it. Ang daming street food stores sa Korea dito. Everywhere. Parang hindi makakompete yung Philippines, no? Grabe. Lola Bird. Pag brown, Lola na. Mm-hmm. Pag ganito. High school pa lang. High school pa. Ito. Employed. As your camera woman. Yeah. Bayad ko sa kanya yung ano lang eh. Leftover. Ay! Anong leftover? Hindi kasi, one, alam ko di mo kaya mag-ubos ng isa. And the less street food you eat, the less likely sasakit ulit yan mo. At the same time, I don't know if I can finish isang whole order every time kasi I wanna try a lot. Okay, so maglalakad na lang tayo and then let's see where we go next. I don't wanna
bumalik ako sa hotel kanina kasi sumakit chan ko and sumakit lang. Medyo mild lang naman sakit ng chan. But now we are here in Myeongdong Street. Sa nalala ko is yung pinakamasarap na street food. All I remember kinakain namin dito was the lobster something. Yan ang gusto namin. I don't remember the others, but we're here and I saved the best for last. So ayan. Can I get one strawberry and one peach, please? So, parang ano to, parang sa shopping bag. Kaso, ang hirap tanggalin. Parang super thick. Parang matamis na puto. Ayoko na. Hindi ko gusto yung texture. Ika naman, try mo lang. Let's see. Seryoso? Sarap? Nasa yung may chocolate pa. Chocolate ba yun? You wanna try mine? Bakit? Ay, may sa akin. Hindi masarap tong peach. Palit tayo. Actually, akala ko I was gonna get more than one. Pero mahal pala, nasa 850 pesos. Itong ganito kaliit lang. Ang sarap. Bitin, right? I think that one were here. Nasa 400 pesos lang to. But it was like 5-6 years ago. Naalala ko, sabi ko, mahal ito ah. Pero ngayon, mas mahal. Oh, look at all that juice. I know. It's got the juice. Oh, sarap. Ang sarap. Ang tamis ng meat ng lobster. Ang sarap ng sauce, the cheese, everything is so good. Baka isa pa tayo later. Kaya pagpauwi na. Let's see. Okay, next one. So, tikman ko lang. Ang weird ng juice sa loob. Parang may strawberry juice or something. Hindi ko nagustuhan. Masarap yung tamis kasi sugar lang yan eh. Guto ko, tigas pala. Parang ano lang yan. Maganda tignan. Sugar and strawberry. Hindi ko gusto. Ito yung gusto ko. Quick pit stop for the baby girl. Because I miss my cats already. Are you excited? Very! Super, super, super talaga. So, kagabi, nung dumating kami, miss na miss ni cats niya. Siya naiyak siya. Pag natutulog, kasama niya matulog. Tapos, nagsend sila ng picture sa kanya na... Excuse me. Anong gago nito? Nasa ilalim ng bed. Usually, kasi pag sa ilalim ng bed, kinukuha niya. So... Hindi. Kapag nakauwi na ako ng bahay, umiga na siya sa kama. Ah! Eh, kagabi... So, pagdating mo, punta sa kama? Oo. Oh, alam na niya matutulog na kami like 2 or 3 pag nasa bed na. Ako. Hindi, no, 1 or 2 a.m. So, naiyak siya. Umiyak ako, nagsend ng picture sa akin. She really loves her cats. So, ngayon, she's here to cheat on them. Oh my God! What? Kaya you're going ibang cats ang mga. Bana, please don't watch this video. My kitty cat, my kitty cat. She is my best buddy. She's white and black. Talks loud and well. Listen and see if you can hear her. Ang mahal nito, 4,501. 200 pesos, isang stick lang. Try nga natin. Kala ko may kasamang ice cream. Di ba may ano? May option sa ice cream, sabi ko. Pero parang ayaw ko ng ice cream. So kala ko the price of 4.5 is with ice cream. White topping cream? Baka parang whipped cream? Masarap pero lasang churros. Hindi lasang Oreo. Na-scam ka. Too expensive. Masarap mo sa kinananat sa Hong Kong. Oh, gusto ko yun. Balik tayo for the churros. Ito parang tourist gimmick na Oreo, pero sa panlaki ng patong, tapos parang normal na churros. Thank you, next. Hi, can I try the maple? Yes, please. If I eat now, better hot or crispy? Crispy. Crispy, okay, please. Where are you from? From Philippines. Okay. Thank you. Thank you. So, ano daw to eh? It's a croissant waffle. I don't know how that's possible, but... Ang sarap. Crunchy na parang waffle with maple syrup na crunchy. So good. How much is this one? 15? Okay. What is this? Okay, so iwan ko mga sobrang luto para kay Alexis kasi gusto niya ng well done.
Ang sarap. This is mga 700 pesos. Itong baka lang. 700. Masarap ba na, worth it? Confused ang utak ko kasi masarap pero almost pantay sa lobster and sarap ng lobster. So bago tayo mag-end, bago tayo umalis, kailangan ko pa ng lobster kasi nabitin. So yeah, here we are. Hi, can I get one please? So we're back here with my favorite lobster. Mm-hmm. And then the juice, the sauce. Having kapatid for my camera woman and girlfriend. Ano na, almost 9 past 9. Basically 24 hours. Siguro by the time I wake up, 24 hours na. So yeah, basically, tapos na tong 24-hour challenge. I've only eaten street food dito sa Korea. The best part was dito sa Myeongdong. Kaso ang mahal. Somehow, I think I spent more than 5,000 pesos. I don't know how, but mostly dito. So if you enjoyed, please leave a like, comment what you'd like to see next. And don't forget to subscribe. Bye!